Ikalawang Kronika. Humingi si Solomon ng karunungan. Unang Kabanata. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sa kaharian niya dahil kasama niya ang Panginoon na kaniyang Diyos at siya'y ginawa niyang makapangyarihan. Nakipag-usap si Solomon sa lahat ng mga Israelita, sa mga commander ng mga libo-libo at daan-daang mga sundalo, sa mga hukom, sa lahat ng pinuno ng Israel, at sa mga pinuno ng mga pamilya. Pagkatapos, umalis si Solomon at ang lahat ng tao papuntang sambahan sa matataas na lugar sa Gibeon, dahil naroon ang toldang tipana ng Diyos. Ang toldang ito ay ang ipinagawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa disyerto. Nang panahong iyon, nailipat na ni David ang kahon ng kasunduan ng Diyos mula sa Kiriat Jearim papunta sa toldang inihanda niya para rito, doon sa Jerusalem. Ngunit ang tansong altar na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur ay naroon pa sa Gibeon sa harap ng tolda ng Panginoon. Kaya doon nagtipon si Solomon at ang lahat ng tao para magtanong sa Panginoon. Pagkatapos, umakyat si Solomon sa tansong altar sa presensya ng Panginoon sa toldang tipanan at naghandog siya ng 1,000 handog na sinusunog. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo." Sumagot si Solomon, "Pinakitaan niyo po ng malaking kabutihan ang amakong si David at ngayon, ipinalit niyo ako sa kanya bilang hari. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, tuparin niyo po ang pangako niyo sa aking amang si David dahil ginawa niyo po akong hari ng mga taong kasindami ng buhangin. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami?" Sinabi ng Diyos kay Solomon, "Dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman sa pamamahala ng aking mga mamamayan na kung saan ginawa kitang hari at hindi ka humingi ng kayamanan o karangalan o kamatayan ng iyong mga kalaban o mahabang buhay, ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi. At hindi lang iyan, bibigyan din kita ng mga kayamanan at karangalan na hindi pa nakamtan ng sinumang hari noon at sa darating na panahon." Pagkatapos, umalis si Solomon sa toldang tipanan doon sa sambahan sa matataas na lugar na nasa Gibeon at bumalik sa Jerusalem at naghari siya sa Israel. Ang mga kayamanan ni Solomon. Nakapagtipon si Solomon ng 1,400 karwahe at 12,000 kabayo. Inilagay niya ang iba nito sa mga lungsod na taguan ng kanyang mga karwahe at ang iba'y doon sa Jerusalem. Nang panahong siya ang hari, ang pilak at ginto sa Jerusalem ay parang ordinaryong mga bato lang at ang kahoy na sedro ay kasindami ng ordinaryong mga kahoy na sikomoro sa mga kaburulan sa kanluran. Ang mga kabayo ni Solomon ay nagmula pa sa Ehipto at sa Silisya. Binili ito sa Silisya ng kanyang mga tagabili sa tamang halaga. Nang panahong iyon, ang halaga ng karwahe na mula sa Ehipto ay 600 pirasong pilak at ang kabayo ay 150 pirasong pilak. Ipinagbili rin nila ito sa lahat ng hari ng mga Hiteyo at mga Arameyo.